Magandang araw mga kaprobinsya. Napakaganda ng umaga ngayon. Blessing sa atin ng Diyos na meron tayong ganito kagandang umaga. Ngayon mga kaprobinsya ay kumustahin natin yung ating mga bougainvillea at muli ay lilibot-libot ko kayo dito sa ating garden. Tignan natin kung ano nang pinagbago kasi natutuwa ako na i-share sa inyo kung ano na yung mga development natin dito. Okay? Pero bago tayo magsimula mga kaprobinsya ay humihingi ako ng konting dispensa kung malimit ako makapag-upload ng video kasi alam nyo naman na naging back to normal na tayo at pumapasok na rin tayo sa ating mga trabaho. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ating pag-aalaga ng mga bougainvillea at pag-share sa inyo ng aking nalalaman para makatulong din ako sa inyo sa inyong bougainvillea journey. Okay, so ready na ba kayo sa ating video for today? Just sit back and relax. Hayaan nyo akong libangin ko kayo sa pamamagitan ng pag-share ko sa inyo kung ano na ang naging itsura ng ating mga bougainvillea ngayon at kung ano yung ating mga bagong collection. Okay, tara. At heto na nga yung bagong development na nagawa natin dito sa ating garden mga kaprobinsya. Kung makikita nyo, medyo na-improve na natin ng konti. Lumawak na. Yan. Pati rin dito. Yan. Ayan, meron na tayong mga napatubong mga damo-damo dito na mini-maintain. So, mainam na rin tumambay dito paghapon pag wala ng sikat ng araw. So, ayan mga kaprobinsya. Ngayon, titignan natin itong ating mga blooming na bougainvillea. So, dito, medyo pansin nyo, hindi siya gaanong naalagaan, no? Pero napakaganda pa rin. So, heto, kung hindi nyo pa nakakalimutan yung ating wahid, Alicia. Tapos dito naman ay napakaganda ng forma ng ating Alfonso Orange. Tapos dito, merong isang beginning to bloom na ating Formosa. Mamaya makikita nyo yung blooming na Formosa natin. Tapos ito naman yung ating Golden Peach. Ayan. And then, ito, meron akong isang socialin dito na bougainvillea later on. Ipapakita ko sa inyo yung whole video nito. Ito yung ating splash butterfly. So, socialin ang tawag ko sa mga butterfly kasi nga medyo iba yung dating ng kanyang mga bulaklak. At syempre, mga kaprobinsya, ito ngayon yung agaw pansin dito na ito yung ating orange diamond. So, ganito pala yung orange diamond pag napagbigyan natin. Medyo napakarami talaga niyang bulaklak. At syempre, ito, yung ating fantasy red. Ayan. So, ang fantasy red, pagka nagpapalabas na siya ng maraming bulaklak, ang nangyayari sa kanya, nauubos na rin yung dahon niya. Kaya, pansin ninyo, ayan, ito yung magandang quality ng fantasy red natin. Ayan, sa sanga na ito, bulaklak na lang nakikita o mga bracts na lang nakikita. Ayan siya. So, ito naman, hinayaan ko lang siyang humaba din. Pero okay lang din siya kasi yan. Sulit naman yung paghaba niya kasi maganda yung mga bulaklak ng ating snow pink. So ito yung snow pink natin. Ganito na siya ngayon. Malaki na siya. Ito naman yung ating Hawaii Violet. Ubus na yung kanyang bracts. So bulaklakin natin siya ulit. At yung ating ayan, longest running flowering. Yan. Na bougainvillea natin dito. Ito yung Formosa. Ang Formosa natin, medyo ganito siya kung mamulaklak. Marami yan. Pero unti-unti nahuhulog. Pero matagal. So, kaya sinabi ko siyang longest running na flowering. Kasi mula nung namulaklak to hanggang ngayon, meron pa rin tayong nakikitang mga bulaklak. Tapos dito, medyo hindi ko gaanong na-maintain. Ayan. Ayan yung ating Mary Palmer. So, ang Mary Palmer naman, ang nagugustuhan ko dito, kung nahuhulog na yung mga bulaklak niya, kung mapapansin nyo, katatapos nitong mamulaklak, ayan, magpapalabas na naman siya ng mga bago. So, isa din yan sa gustong gusto ko. So, ayan, na-isolate itong si Rosenka. So, ganito naman yung Rosenka natin, mga kaprobinsya. Ayan siya. So, dito naman sa part na to, medyo palabas pa lang yung mga bulaklak. Napakaganda kasi hindi rin sila sabay-sabay. So, ang nangyayari ngayon ay lagi tayong may nakikitang may bulaklak sa kanila. Sa next video ko, abangan ninyo. I-share ko sa inyo yung bago na technique natin para manatiling meron tayong nakikitang mga bougainvillea na may bulaklak. At syempre, ito yung ating Stardust Violet. So, ito yung
Lagi kong pinifeature na para siyang mga bouquet kasi ganito siya kumamulaklak. Ayan. Para siyang para ka lang nakahawak ng mga cotton candy. So ganito siya, napakaganda rin. At syempre, yung ating cherry blossom. So ganito yung cherry blossom natin. Ayan. At ito naman yung mga bago kong pinorma na bougainvillea. Meron din akong starting video nito later on, abangan ninyo. So ganito siya. Napakaganda ng ating 21J. Ganito talaga ang feature ng 21J. Kailangan natin siyang formahin na maging parang semi-bonsai. Yan. So, at least meron kayong nakita na pwede nyong gawin. Dito naman mga kaprobinsya, ito naman yung ating star purple. So, medyo yumabong siya kasi kalilipat ko lang ng paso. Ganyan talaga pag kanilipat natin ng paso, kung minsan lumalabas muna yung mga roots niya. Parang lumalago muna siya bago siya mamulaklak. Pero, hintayin natin, marami na rin mga bulaklak na lalabas yan. So, ganito yung sample ng bulaklak niya, iisa lang. Ito naman yung mga maintained natin na mga maliliit. Ayan. Medyo ano na rin, retirable na rin yung mga paso nila kasi lagi itong mga nasasagi ng mga aso. O kaya kung ano-ano man dyan, kaya na wawarak yung mga paso. Pero kung mapapansin nyo, itong highlight naman ng mga minimaintain ko na maliliit. Actually, itong mga to, matatanda na to, kaya lang, minimaintain ko lang sa maliliit na paso kaya medyo mukha silang maliliit. So mga dwarf style naman ang mga nandito. So, ayan, mapapansin nyo yung ating mahara o kaya 36 petals. Mabulaklak siya kahit maliit. Ito din. So, anong nakikita nyo dito? Meron tayo ditong orange. Meron tayo ditong gold. At dito sa part na to, ito yung Vietnam mix. Ayan. So, marami pang mga ibang variety na nakadugtong dyan. So, maliit lang siya na grafted. Pero maganda. Ayan, meron din tayo dyan, pabulaklak pa lang, si Pink Patch. Probinsya, maganda, mainam na alagaan natin na maliliit. So, ayan, rotational lang sila, may namumulaklak, meron din patapos. Ito, papalabas pa lang yung mga bulaklak niya. Maliit lang din siya. At ito naman, yung ating white at saka orange combination na mga ordinary lang to. Ito yung si Purity White, ito naman si Alfonso Orange. Pero maganda rin siyang tignan. Kasi ayan, maliit lang siya pero mabulaklak. And the same, dito na rin. Ganun na rin yung nangyayari. At dito, ayan o, pahulog yung mga bulaklak niya pero palabas din yung bago. So, ganito lang. Later on, tuturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Ayan, ito rin yung ating ekormosang red or ating foxtail red. So, mabulaklak ang foxtail varieties kaya maganda siyang alagaan. Ito yung sample ng Hawaii violet natin. Ayan siya. So, dito naman, sample lang mga inaalagaan sa mga malalaking paso. So, kung gusto niyo rin ng may highlight na medyo malalaki na bougainvillea, ilagay nyo lang din sa mas malaking paso. Ang outcome nun, mas malaki din yung mangyayari sa kanila. So, ito yung ating chili red. Para at least, hindi naman monotonous na maliliit lang lahat o kaya malalaki lang lahat. So, maganda rin na mag-maintain tayo ng iba't ibang sizes. May malalaki, may maliliit, para hindi nakakasawa sa paningin. So, ayan. At syempre, yung ating all-time favorite, pang contest talaga ang mga splash variety pagdating sa dami ng mga pinapalabas na bulaklak. At the same time, itong mga splash kasi parang Marie Palmer din. Pag nahuhulog na yung mga bracts niya, magpapalabas na rin siya ng bago. Kaya ang kadalasang itsura nila ganito, napakarami ng mga bulaklak. So, katulad nito. So, ito rin ay splash. Kapatid niyan. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung mga kung saan sumibol dati yung mga bulaklak niya. So marami yan dati, punong-puno yan. Ngayon, konti na lang sila. Pero after 2 weeks nito, lalabas na naman yung mga bulaklak. So yan yung maganda sa ating pink splash. Kaya maganda, mangulekta kayo ng pink splash. So another big bougainvillea dito, ito yung ating California gold. Ayan, so malaki lang din siya at eto, papalabas na rin yung mga mas marami pang mga bulaklak. Ito, mga initial, wala pa siya sa peak ng kanyang pamumulaklak. So, papalabas pa lang yung mas marami. Okay? Then, dito naman yung ating maintained na mga 21J varieties. May naliligaw lang dito na isang 36 petals. Ito talaga gusto ko sa 36 petals kahit maliliit sila. Parang
mayabang sila pagdating sa pamamulaklak. So dito, mga 21J, ito ay yellow. So unfortunately, wala pa siyang bulaklak. Ito naman yung peach. So yung peach, ganito yung kulay. So napakaganda ng peach, mga kaprobinsya. Tsaka dagdag pa nito, variegated din yung kanyang mga dahon. Ayan o. Kaya parang napaka-special ng tignan yung ating peach na variety. Kung kanina yung Stardust ay parang para siyang cotton candy, ito naman ay parang popcorn. So yan yung mga katangian ng mga 21J para silang popcorn. Kaya kung minsan ang tawag sa kanila ay popcorn. Ito naman yung pure na yellow ng ating 21J. So ganyan lang din siya. So dito, nag-try ako na mag-explore kung pwede ko bang idugtong ang iba't ibang variety ng 21J. So pwede siya. Ito ay isang dugtong na rin. Ayan, tignan ninyo. So dinugtong ko dati doon. Ay, dyan siya nagdugtong. Kaya kung mapapansin nyo, ito ay meron ng ibang variety. So ito ay gold. O kaya ito ay yellow sa part na to. Pero yung talagang original na stem nito ay pink. Pink yan. Wala pa siyang wala lang kasing lumalabas pang bulaklak. So tignan niyo dito. The same din. The same procedure din ang ginawa ko. Yellow yung main stem naman nito, yung pink naman ang nilipat ko. Kaya kung mapapansin niyo dito sa part na yan, doon ko siya dinugtong dati. Pero meron nang lumabas na pink na mga bracts yan. Kaya pink at saka yellow itong 21J natin na yan. Okay. Okay, dito na tayo sa part na to. Sawa na ba kayo? Marami pa akong ipapakita sa inyo para lalo kayong ma-inspire sa mga bougainvillea natin. Dito naman, hindi pa rin nawawala sa akin yung mga unang-unang bougainvillea na nahawakan ko. So ito yung mga ordinary na pink natin. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang variety nito. Basta ang tawag na lang namin sa kanya ay ordinary pink. At syempre, dito kayo mamamangha, itong bougainvillea na to ang isa sa mga pinakamayabang din kung mamulaklak. Ito ang tinatawag natin na tricolor butterfly. So, isa siya sa family ng butterfly ulit, tricolor. Bakit siya tinawag na tricolor? Explain natin, no? So, tricolor siya. Kung mapapansin nyo kasi, yung talagang original na kulay niya ay white, purple, at saka medyo pink yan. Okay, so kung mapapansin nyo, ang dami. Ayan, no? Yung mga maliliit na, ayan, yung mga parang mga tumubong kulugo sa bawat ano niya. So yan, ganyan karami kung mamulaklak itong ating tricolor butterfly. Kaya gustong gusto ko siya. Ito naman yung first na nahawakan ko na ecormosang variety. Ito yung foxtail white natin. So yung puti, ayan, maganda yung foxtail white kasi ayan o, yan, ganyan yung itsura ng foxtail white. Ang kaya siya tinawag na foxtail white, wala na kasi ako may pakita sa inyo kasi pag nag-umpisa siyang mamulaklak dito, for example, dire-diretso yan na ganun, para siyang buntot ng fox, kaya foxtail. So yan yung ating foxtail white. At ito naman ay multi-grafted, no? Multi-grafted siya. So dito ay pamilya ng wahid talaga, dominant siya pag dinudugtong natin. Yun yung kailangan yung tandaan. Pagka gumamit kayo ng wahid variety na idudugtong nyo sa adult variety, expect nyo yung wahid talaga ay mas mabilis siyang lumaki kaysa sa ibang mga variety. So, ito naman ay meron tayo ditong Guambilia Violet, yung dito sa part niya na to. Kasi tatlo to eh. Tatlong variety to. So, Guambilia Violet yan. So, ayan. Papalabas na naman ulit yung kanyang mga bracts na iba. So, ganyan siya. At syempre, hanapin natin yung isa. Ito naman yung main niya. Main stock natin yung orange. So, kaya mapapansin nyo, orange yung lumalabas dito na bracts. So, nahuhuli lang sila. Compare dyan. At syempre, dito, gusto kong i-emphasize ito. Ayan. Sa mga hindi talaga makasunod sa grafting at gusto nyo rin ng kahit dalawang kulay lang sa isang paso or tatlong kulay sa isang paso, ang gawin nyo lang, magtanim kayo ng dalawang kulay or dalawang variety sa isang paso. So, katulad nito, ayan, pansin nyo to. So, ito ay dalawang variety ng tanglong. Nakatanim lang ito sa isang paso. Dalawa sila yan.
medyo nagdugtong na lang yung stem nila kasi meron akong ginawa dito kung bakit sila nagdugtong. Kaya mga kaprobinsya, abangan nyo yung mga ilalabas kong video. Ulitin natin, ipakita kung paano gumawa ng 2-in-1 na bougainvillea sa isang paso na hindi ka na mag-undergo ng grafting. Kasi maganda rin naman kasing tignan. Mapapansin nyo, ito ay combination ng dalawang tanglong. Ito yung ating red tanglong. Yan. Magandang tanglong eh, para kang nasa China. Chinese ano kasi siya. Parang Chinese lantern, mga ganun. So, heto naman ay purple. So, purple at saka red nag-combine sa isang paso. Ayan, maganda rin siyang tignan. Lalong-lalong sana kung sabay sila. Nauna kasi itong purple eh. Patapos na yung purple natin, tsaka palang palabas yung ating red. Okay, tuturo ko na lang sa inyo later. Basta abangan nyo na lang yung mga uploads natin. Okay, dito naman yung mga medyo parang subtle. Ayan, subtle na kulay ng brax. So, ito yung ating Violet September. So, ang Violet September ay meron siyang kakaibang characteristics sa mga kulay ng brax niya. Ayan siya. So, meron siyang mga batik-batik na maliliit na parang napaka-sensitive kung titignan natin. Kasi ganyan nga. Yan. So, ito ay ating, ito yung ating Violet September. At ito, yung pinaampon sa atin, no? Na bougainvillea na dinugtungan natin ng napakaraming kulay. So, natutuwa ako, lumalabas na rin yung mga bulaklak niya. At now, dito naman tayo sa part 10 na to. Hindi pa tayo tapos kaya panoorin niyo pa yung mga susunod kong ipapakita sa inyo. So, ayan. Sabi ko sa inyo, mag-maintain din kayo ng mga malalaki kasi iba din yung dating nila sa garden. So, ito, medyo malaki na siya. Mas marami lang kasing rate ng bulaklak kapag mas malaki siya. Ayan siya. So, dito sa part na to, ito na yung mga multi-grafted talaga. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga components niya. Ayan, ito meron tayong pink. Isang stem lang to ha. Meron din tayong, ito iba yan. So, dito meron tayong star. Dust violet. Wala pang bulaklak. Katatanggal ko lang kasi kahapon. Ayan, dyan siya na mulaklak. So, meron pa doon. Maliliit lang. So, the same yan sa pink. Ito naman, meron tayong tanglong dito na red. Wala pa siyang bulaklak. Meron tayong wahid. Ayan, natutuwa ako. Nakapaglabas ng bulaklak si wahid. Nakahabol. At sa baba naman, meron siyang gold. Ayan, California gold yan. Ayan siya. Okay? So, ito naman yung ating red chili. So, yung isa kanina ay tanglong. Ito naman ay red chili. Okay? So, kayaan sila mga kaprobinsya, marami. At saka meron tayong orange dyan. Okay? So, kayaan siya. At later na lang yung mga iba. Sa mga next video na lang yung mga ibang maliliit. Okay, meron din tayo ditong iba pa na marami ding mga dugtong-dugtong. Ito ay Roma. Roma pink or Roma white. Hindi ko alam kung ano ba talagang tawag sa kanya. Basta Roma. Kasi combination siya ng pink and white. Pero meron siyang parang ugat-ugat na ganyan. So, maganda siya. At saka meron tayong chili red. Ang chili red kasi mabulaklak talaga. At stardust, violet. Okay, meron tayo dyan. Tapos, ito yung star purple. Lalaman nating star. Kasi yung dahon pa lang kasi parang star na rin. Wala pa siyang bulaklak. At syempre, ganun din dito. Mga multi-grafted din to. Ayan. Ayan, katulad nito, meron tayong wahid, meron tayong California gold, meron tayong orange. Iisang ano lang din yan. Iisang paso lang din yan. At saka, dito naman, meron tayong rainbow. So, yan si rainbow. Ang rainbow, meron siyang halo-halo yung kulay. From medyo bluish, tapos nagiging purple, light pink, hanggang sa nagigreen. So, kaya tinawag siyang rainbow. Okay? At sa dulo niya, meron siyang wahid, ito. Talaga tong si wahid talaga ay mabilis lumaki. So, yan, at least nakita nyo. Sa part naman na to, dito naman, kanina naipakita ko yung snow pink. Ito naman si snow red. So, bakit siya snow? Kasi ayan, tignan nyo yung dahon para siyang napaliguan ng snow o kaya napatakan ng snow. Kaya siya tinatawag na snow pink. So, dyan naman maliliit pa yung mga yan.
Dito rin, medyo ang disadvantage dito, medyo hindi nagaanong tinatamaan ng sikat ng araw. Kaya medyo may napala talaga sila sa mga mulaklak. Yan si Wahid ulit. At ayan, may bago akong i-feature later on. Abangan nyo na lang ito si Milo Batik. Ayan, Milo Batik. Ewan ko kung bakit siya tinawag na Milo Batik. I-discover natin. I-share ko sa inyo later. Ayan, marami pa doon hanggang doon. At syempre, yung... So, ito yung newspaper natin. So, ganyan. Yung itsura kasi ng daon para siyang... newspaper. Pansin nyo naman, napakatagal ng panahon yung lumipas. Ang dami pa rin yung bulaklak. Ito rin yung epekto kapag ka medyo nasa lilim. Kapag ka flowering na yung bougainvillea nyo at medyo hindi na rin gaanong expose sa sunlight, matagal mahulog ang kanyang bulaklak. So that is again another tip sa inyo. Kung gusto nyo mapatagal, medyo ilagay nyo na sa medyo lilim. Tatagal siya ng tatagal yung mga bulaklak. At sa part na to, unfortunately, sabi ko nga, medyo tumaas na kasi itong isa dito. Di siya tinatamaan ng sikat ng araw, kaya medyo malimit ang pamumulaklak nila. Pero hanging style naman yan. Kung gusto nyo ng hanging, pwede nyo lang itong gayahin. Bumili lang kayo ng hanging pots. Lagay nyo lang yung paso, sabit nyo na, katulad nito. Yan, para makita nyo. So, ayan. Pwede nyo isabit lang ang bougainvillea. Okay? At syempre, dun tayo sa part na yun. Maraming mga varieties pa dun na bago. Okay, ito yung another favorite natin, yung ating bidadari. Yan. Kung tinitignan ko ang bidadari, para siyang, ano din, para siyang butterfly, ano. Ayan, maganda ang combinations ng bidadari. Para kang lang nakakakita ng mga paru-paru talaga. Kasi yung brax niya, meron siyang parang pagka, yung alam mo yung kulay ng pakpak ng paru-paru. Ganun yung parang characteristic. So, marami siyang mga bulaklak, mga kaprobinsya. Ang nature lang talaga ng ating bidadari ay ganito. Cascading or pabagsak. So, maganda ito na dapat nasa taas tapos pababa siya. Kasi, umahaba muna bago siya nagpapalabas ng mga bracts niya. So, yan yung kailangan yung malaman sa bidadari. At ito naman, non-stop din ang flowering niya kahit ganito, maliit siya. Ito yung ating Mona Lisa Red. So, yung Mona Lisa Red, maganda rin siya kasi parang plastic yung dahon. Makapalang dahon na makintab, tapos yung bulaklak ganun din. Yung brax niya medyo mas makapal compared sa ibang mga brax ng ating bougainvillea. Medyo kung baga sa grade ng papel or bond paper, medyo mas makapal tong ating Mona Lisa Red. Kaya parang para siyang plastic. Or artificial. Ganyan siya. So, another mga kaprobinsya na special ang dating ng flower, itong ating Red September. Kanina, yung Violet September na ipakita ko naman sa inyo, di ba, napakaganda ng brax niya. Ito, mas maganda na naman tong Red September natin. Ayan, oh. Kasi iba yung, ano, iba. Red siya, tapos may mga batik-batik din. Ayan, ayan. So, medyo light, tapos yung batik-batik niya ay red. So, yung, tignan natin yung darker na mga brax. So, ganyan. Napakaganda ng ating Red September. So, dito rin, ayan. Ito, naipakita ko na sa inyo yung ating El Tinto. Yung El Tinto rin, ayan. Non-stop na rin siya. Nasa momentum na siyang magpalabas ng kanyang mga brax. So, ganyan siya. Ang El Tinto. At syempre, yung mga iba dito, mga Stardust. Yung experiment natin, eh, no? Marami talagang bulaklak si ano, ito nilagyan natin ng Triple 14. At dito, yan. So, mainam din. Gusto ko lang i-share. Mainam din na i-combine si Foxtail Red at saka si Foxtail White. So, combination ng Foxtail Red at Foxtail White. So, kaya dalawa yung nakikita nyo, yung mga bulaklak niya. So, ganyan siya. At eto, another na gusto kong i-recommend na variety ng bougainvillea, ito si Magic Ice Cream. Si Magic Ice Cream ay meron siyang pagkakahalintulad kay Splash Pink at saka kay Mary Palmer. So parang nasa gitna nila si Magic Ice Cream. Ganun din sa karakteristik ng pamumulaklak, masipag siyang mamulaklak si Magic Ice Cream. So medyo madamo na kasi weekends lang talaga ako nakakapaglinis o kaya nakakapagtanggal ng mga damo-damo. Okay, so para sa last part ng video natin, gusto ko lang din ipakita. Ito baka kasi interesado kayong magkaroon din ng ganitong style. So, maintained lang din siya, no, sa maliit na size. Pero kung mapapansin nyo, ayan, maraming varieties to. So, okay lang
na mag-graft kayo sa mga ganito. O, ito mga kaprobinsya. Baka gusto nyo rin gawin. Ayan. At yun nga mga kaprobinsya, yung simple development natin at saka update dito sa ating mga inaalagaan, mga bugainbilya. So, salamat mga kaprobinsya sa inyong pagsubaybay at panonood. At sana hindi kayo nagsasawa sa akin kahit na medyo malimit yung pag-upload ko ng videos. Abangan nyo yung mga i-upload ko na mga bagong video na alam ko makakatulong na naman sa inyo sa pag-aalaga ninyo ng bugainbilya. Okay mga kaprobinsya, maraming salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo sa aking simpleng sharing ngayong araw na ito. God bless us all.